liberalismo, isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas. Magandang araw po, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Saan man panig ng mundo kayo naroroon at kung kayo ay naabot ng video na ito. Ang paksa po na nais kong talakayin ngayon ay ito pong paksa na liberalismo, isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas. Subalit una sa lahat ay salamat sa Panginoong Diyos at ating dinideklara na walang ibang dakila kundi ang Amang Diyos na nasa langit. Bueno po mga kaibigan, sa libro ni Propetang Isaias o The Book of Isaiah, Chapter 22, Verses 10 to 11, ito po ang nasusulat sa wikang Ingles. You counted the houses of Jerusalem and tore down some of them to strengthen the wall. You built a reservoir between the two walls for the water of the old pool. But you gave no thought to its maker. You had no regard for him who had planned it long ago. Yung talata po ay hindi tungkol sa mga bahay o mga pader o mga imbakan ng tubig, kundi tumutukoy po ito sa mga may kapangyarihan o binigyan ng kapangyarihan at ng awtoridad ng Diyos Ama sa Langit na mamuno sa mga tao. Subalit sa kabila ng kagustuhan ng Diyos sa mga bagay na gusto niyang mangyari, ang kagustuhan pa rin o ang mga nagsasariling kagustuhan ng mga pasaway na mga taong to na sa kabila ng pagnanais ng Diyos Ama ay yung kagustuhan pa rin nila ang mga nasusunod at sinusunod nila. Sa madaling sabi, ang mga pinunong ito, ang mga taong ito na nabigyan ng kapangyarihan para mamuno o para impluensyahan o para mangibabaw sa buhay ng ibang tao ay sa mata ng Diyos ay mga rebelde o rebelde sa kanyang paningin. Ano po ang kinalaman ng paksang ito sa paksa ngayon o ano po ang kinalaman ng talatang ito sa libro ng propetang si Isaias sa paksang ito na liberalismo, isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas? Bueno po mga kaibigan, sa isang maikling pagbubuod o sa sumatotal, masasabi natin na ang kasaysayan ng Pilipinas ay kasaysayan ng kung paano ang mga nasa kapangyarihan ang binigyan ng kapangyarihan para impluwensyahan at itakda ang buhay ng mga tao ay sinadyang gawin ang mga bagay na gusto nilang gawin sa kanilang sariling pagnanais na nakasira at nakapinsala sa sangbayan ng Pilipino sa loob ng mahabang panahon. Ito po ay mula nang dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyang panahon. Halos masasabi natin na sa 500 taon na sa kasaysayan. Umpisahan po natin kay Ginoong Claro M. Recto. Si Ginoong Claro M. Recto po, Pilipino po siya, ay isang statesman. Siya po ay kinikilala at pinararangalan sa libro ng ating kasaysayan, hindi lamang para sa pagiging statesman niya, kundi sa pagiging makabayan umano ni Ginoong Claro M. Recto. At kinikilala nga at pinararangalan bilang isang nasyonalistang Pilipino sa dahilang si Claro M. Recto po ang nagpanukala ng batas na tinatawag nating Republic Act 1425 na naging batas noong June 12, 1956.
na siya namang nagtadhana na nagpasama, nag-integrate sa curriculum ng mga paaralang sa Pilipinas. Napag-aralan ang buhay at mga ginawa ni Dr. Rosarizal, lalo na ang kanyang mga sinulat na nobela gaya ng Nolimi Tangere at El Filibusterismo, kung saan mula nung panahon na yon, June 12, 1956, yung buhay at mga akda ni Dr. Rosarizal ay naging bahagi na ng pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Kaya ang batas na ito, yung Republic Act 1425, ay kilala rin bilang Rizal Law o Batas Rizal. Sa pilosopiya at paniniwala ni Claro M. Recto, si Dr. Rosarizal ang rurok at pinakamahalagang modelo ng nasyonalismong Pilipino o pagiging makabayang Pilipino. Para sa kanya, para umano maipatimo ang nasyonalismo o ang diwa ng pagiging makabayan sa mga kabataang Pilipino, ay marapat na pag-aralan ang buhay at mga akda ni Dr. Rosarizal, lalong-lalo na ang Nolimi Tangere at El Filibusterismo, at maisama ito sa kurikulum o sa mga pag-aaralan ng mga estudyanteng Pilipino. Pero ang tanong, ano nga ba ang totoo sa kanyang motibasyon at ano nga ba ang katotohanan tungkol sa paniniwala niya na si Dr. Rosarizal umano ang pinaka magandang ehemplo ng pagiging makabayang Pilipino na dapat tularan ng mga kabataang Pilipino? Bueno po, maraming nagsasabi na si Rizal o si Dr. Rosarizal ang unang Pilipino. Ito po ay sinimulan ng historiador na si Ginoong Teodoro Agoncillo sa kanyang mga libro, at sinuportahan naman ng mga iba pang historiador, mga nagsulat ng kasaysayan ng Pilipinas ng mga sumunod na panahon. Subalit, teka po muna, paano naman si Lapu-Lapu? Paano naman si Andres Bonifacio? Paano naman yung mga ibang Pilipino na nauna pa kay Dr. Rosarizal at nagsulong ng pakikihamok laban sa pananakop ng mga Kastila? Ang totoo po kasi ay kung bakit sinasabi nila na si Dr. Rosarizal ang unang Pilipino ay dahil po yung salitang Filipino, tayo po bilang mga Pilipino, yung salitang Filipino mismo ay imbensyon at ginamit o nilikha lamang ng mga Kastila o ng mga Espanyol. Hindi po ito ang tawag sa atin o sa mga mamamayan na naninirahan sa kapuluan natin noong mga panahon na yon o bago yung 18 hanggang 19 na siglo. Ito pong salitang Filipino na nilikha ng mga Kastila ay katawagan na kanilang ginamit sa kanilang mamamayan po lamang. Ito po ay para sa mga Kastila din o sa mga Espanyol din na naninirahan sa kapuluan natin, natawag ng kanilang mga kababayan doon sa Espanya. Ito po ay imusbong gaya nga ng nasabi ko noong 18, 19 na dantaon o siglo, kung saan yung mga naghaharing uri o yung mga mayayaman at nakaririwasa sa ating lipunan na tinawag nila na principalia o yung mga nakaririwasa, mga ruling class, ito pong mga principalia ay naghari. Ito po yung mga panahon na matapos ang ilang daan taon mula noong 1521 nung dumating sila dito sa Pilipinas ay dumating na sa punto na yung kanilang pamahalaan at yung simbahan na
umaybabaw sa lipunang Pilipino ay nakapagpausbong na ng mga uri ng tao na siyang namumuno, kinikilala o tinatawag nating alta de ciudad, mga nagaharing uri, o tinatawag nga natin mga prinsipalya. Subalit itong mga prinsipalya na ito, hindi po ito yung mga katutubong Pilipino. Ito pong mga prinsipalya o yung mga mayayaman sa lupain natin, sa archipelago natin na tinawag nilang Pilipinas ng panahon na yon, ay binubuo ng tatlong uri ng mga Kastila. Yung una po ay yung Peninsulares. Ito po yung mga Kastila na pinanganak doon sa Espanya, doon sa Iberian Peninsula. Sa Espanya, sa Iberian Peninsula, at mula doon ay nagtungo, nag-migrate dito at dito na nanirahan sa kapuluan natin. Tinatawag silang Peninsulares dahil nagmula sila doon sa Iberian Peninsula. Yung pangalawang uri ng Kastila, ito naman po yung Insulares. Ano po yung kaibahan ng Insulares sa Peninsulares? Kung yung mga Peninsulares ay mga purong Kastila na pinanganak sa Iberian Peninsula sa Espanya, subalit nag-migrate, nagpungo at nanirahan dito sa Pilipinas, ito naman po mga Insulares ay mga Kastila na pinanganak na at namuhay dito sa kapuluan natin. Sa madaling sabi, yung mga magulang nila na nagmula sa Espanya o sa Iberian Peninsula at dito napadpad at namuhay na rito sa Pilipinas, itong mga to ay nanganak. Siyempre, dahil mga Kastila sila, ang mga anak nila ay Kastila din. So, balit yung mga Kastilang ito ay hindi doon sa Espanya pinanganak. Mga Kastila na may mga magulang na Kastila, subalit pinanganak sa Pilipinas, dito sa kapuluan natin, at dito na lumaki at namuhay. Ang tawag naman sa kanila ay mga Insulares, sa madaling sabi, mga Islanders o mga naninirahan sa mga kapuluan. So, yun po yung kaibahan nun. At yung pangatlong uri ng Kastila naman po, ito yung mga Kastila na sa hindi nila inaasang pangyayari o hindi nila kagustuhan ay pinanganak sa mixed parents o yung mga may dugong Kastila, subalit ang magulang nila ay yung isa Kastila at yung isa naman ay posibleng Kayumanggi yung balat. So, sa madaling sabi, ito na yung mga mistiso-mistisa. Tinawag itong mga Creoles. Tatlong uri ng mga Kastila na naninirahan sa kapuluan natin sa Pilipinas sa pagitan ng ika-18 hanggang ika-19 na siglo. Yung pangatlong uri ng Kastila, ito nga yung mga Creoles. Ito na yung mga mistiso-mistisa na naging bahagi ng lipunan natin na dito na lumaki, dito na isinilang, dito na namuhay. Subalit hindi puro ang kanilang pagiging Kastila, hindi rin puro yung kanilang pagiging Kayumanggi. Sa madaling sabi, hati ang kanilang dugo. So ito nga yung Creoles. Ngayon, itong tatlong uri ng mga Kastilang ito na tinatawag ng mga Kastila na nasa Espanya bilang mga prinsipalya o mga nagaharing uri, nagaharing Kastila na nasa kapuluan natin ng mga panahon na yon na kinabibilangan ng Peninsulares, Insulares, Creoles, ay ito na nga yung mga prinsipalya at sa kanila pinapatungkol yung katawagang Filipino. Sa totoo lang, kahit po si Dr. Jose Rizal at yung mga kasama niya sa kilusang propaganda, sa propaganda movement, hindi Filipino ang tawag sa kanila ng mga Kastila. Iniitsapwera nga sila eh, at hindi sila tinatawag na Filipino.
mismo si Dr. Jose Rizal, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi siya tinawag na Pilipino ng mga Kastila. Ang tawag sa kanya at kanyang mga kasamahan ay Indio hanggang sa dulo. At yung Indio, yan yung lahat ng katutubo, mga ninuno natin, mga kayumanggi, mga Malays, na naninirahan dito sa kapuluan natin. So sa madaling sabi, hindi tayo Pilipino. Ang Pilipino ay yung mga kalahi nila. So, malinaw po yun. Pero hindi kasi nagtatapos dun. Yung pakikibaka ni Dr. Jose Rizal na bigyan ng pantay na karapatan ang mga katutubo, yung mga kayumangging balat, na ituring sila na bahagi ng mamamayang Kastila. Tinatawag natin itong asimilasyon na magkaroon ng pantay na karapatan at ituring ng mga mamamayang Kastila o maging Filipino itong mga kayumangging balat katulad ng mga Kastilang Pilipino na nasa kapuluan natin noong mga panahon na yon, ang ipinaglaban ni Dr. Jose Rizal na tinatawag natin reforma o dahil humihingi ang propaganda movement ng reformang pampolitika na nagsasabi na dapat lahat ng mga tao dito sa kapuluan ng Pilipino maging may dugong Kastila man sila o dugong Espanyol o wala, dapat tinatawag silang lahat na Pilipino. At alisin na yung katawagang Indio dahil yung Indio na tinatawag nila sa mga kayumangging balat, sa mga ninuno natin, ito ay may connotation ng diskriminasyon. Meron silang intention na manglait. Yung Indio ay katawagan ito ng pandalait ng mga panahon na yon sa lahi natin ng mga kayumanggi na gusto ngang iwaksi, baguhin ni Dr. Jose Rizal sa kanyang mga isinulat at sa mga adhikain niya doon kasama ng mga iba pang Pilipino sa propaganda movement o sa kilosang propaganda. So, balit ito ay mahirap para kay Dr. Rizal dahil malayo ang kanyang karanasan sa mga katutubo. Una at higit sa lahat, si Dr. Jose Rizal ay bahagi ng prinsipalya na merong dugong parting Kastila, parting Incheck, at parting Kayumanggi. So sa madaling sabi, si Dr. Jose Rizal, pinaghalo yung kanyang dugo. At yung kanilang estado sa lipunan, bahagi siya ng ilustrado at partikular namumuno sa mga nagsasagawa ng propaganda para magkaroon ng reforma sa Pilipinas o tinatawag ng mga ilustrado. Ilustrado, illustrated sa illustrious sa wikang Ingles o mga naliwanagan, tinatawag nating ilustrado, mga mayayamang Pilipino no nung panahon na yon na may halong Kastila yung kanilang dugo na nagsulong ng reforma sa Pilipinas. Tinawag natin silang mga ilustrado o illustrious dahil nakapag-aral itong mga ito. Sa kabila nito, bilang isa sa mga namumuno ng kilosang propaganda ay malinaw kay Rizal ang pang-aapi at pang-aalipin na ginagawa ng pamahalaang kolonyal ng Espanya kasabwat ang simbahang Katoliko, aminin man nila o hindi. Ito ang sentro ng kanyang mga nobela at mithiin ng kilosang propaganda sa pagitan ng 1896 hanggang 1892 nung sila ay nasa Madrid hanggang siya ay umuwi sa Pilipinas at nagtatag ng La Solidaridad o ng La Liga Pilipina.
kung bakit humihingi sila ng reforma ay nabanggit na nga natin. Subalit, ang nangyari ay alam naman natin na hindi sila pinagbigyan at mismong si Dr. Rizal ay inaresto noong 1892 at in exile sa dapitan sa loob ng 4 na taon. Yung pasistang pamahalaang kolonyal ng Espanya, yung colonial government of Spain, in connivance with the Catholic Church, aminin man nila o hindi, nung panahon na yun ay nagkutsabahan. They conspired. Nagkutsabahan sila sa halip na sundin yung request ni Dr. Rizal na mapadala sa Cuba para gamutin yung mga sundalong Kubano doon na panig sa mga Kastila nung sila ay nagre-revolution. Ang ginawa ay dinala siya sa Maynila sa Fort Santiago, doon kinulong at kinasuhan ng pamumunong umano sa revolusyon na sinimulan ni Andres Bonifacio noong August 1896. So, kinasuhan si Dr. Rizal, kinulong, dininig ang kaso, kahit na anong klaseng ebidensya o pagtatanggol ang ginawa niya sa kanyang sarili, ay nanaig pa rin ang kagustuhan, ang kutsabahan ng pamahalaang kolonyal ng Kastila, ng Espanya, kasabwat itong simbahang Katoliko, at dinesisyonan nga yung kanyang kaso nung military court ng panahon na yon, at sinentensyan siya ng kamatayan. Alam na po natin ito noong June 30, 1896. At dito, nagwakas na nga ang buhay ni Dr. Jose Rizal at lahat ng kanyang mga mithiin. June 30, 1896 nung siya ay binaril doon sa Luneta. Ngayon, eto po si Claro M. Recto, isang statesman. Matapos ang 60 taon ng kamatayan, kasabay ng pagwawakas ng pananakop ng Amerikano, so matapos ang 60 taon ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal, tapos kasabay din ng pagwawakas ng pananakop ng Amerikano, eto siya, si Claro M. Recto, na nagsasabing si Dr. Jose Rizal umano ang pinakamainam na ehemplo ng nasyonalismong Pilipino o pagiging makabayang Pilipino. Dahil umano sa kanyang mga sinulat at mga nobelang No Limitangere at El Filibusterismo na siyang dahilan kung bakit isinulong ni Claro M. Recto ang Batas Rizal noong June 12, 1956. Pero ang totoo po niyan, walang kamalay-malay ang marami na ito po sa ating opinion at batay na rin sa kasaysayan na mali ang pilosopiya na pinaninindigan ni Claro M. Recto na si Dr. Jose Rizal umano ang pinakamagandang ehemplo ng nasyonalismong Pilipino. Alam po natin ito kasi nung panahon ng propaganda movement ay nagsusulong ng reforma sa Pilipinas, ang hinahabol, ang gusto mangyari ni Dr. Jose Rizal ay hindi ang ganap na kalayaan ng Pilipinas. Ang hinahabol niya ay asimilasyon. Kilalanin ang mga Pilipino bilang may pantay na karapatan sa mga mamamayang Kastila na narito sa Pilipinas. Mawala ang diskriminasyon. Subalit, ni minsan wala sa isip o mithiin ni Dr. Jose Rizal na magkaroon ng hiwalay na kalayaan ang Pilipinas sa Espanya. Ang nagsulong po ng kalayaan ay si Andres Bonifacio sa kanyang kilusan ng katipunan, yung KKK. Alam po natin ito. So kung ito po ang dahilan na naganap sa kasaysayan, may malaking question kung bakit sinasabi ni
klaro and bright na si Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, ang pinakamagandang ehemplo ng nasyonalismong Pilipino. Bukod dito, pinakamalaking pagkakamali pa ay ang katotohanan na ang ginawa at sinulat ni Dr. Jose Rizal ay nagwakas sa panahon ng mga Kastila o ng mga Espanyol. Kumbaga, yung nasyonalismong Pilipino na nagsasabing si Rizal ang pinakamaiging ehemplo ay hindi lumampas at hindi umabot o hindi umabot at hindi lumampas sa kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng mga Espanyol. Ang malungkot na resulta nito ay makikita sa malabong pagkakaalam ng maraming Pilipino tungkol sa kanilang kasaysayan o sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung saan pag sinabing kasaysayan ng Pilipinas ay nabubugbog tayo, nakukupot, nasa sentro tayo doon sa pangyayari sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal, yung Noli, Mitangiret, and Filibusterismo at mga tauhan nito kaysa sa mga tunay na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagkakamali at pinapapalagay natin na yung nobelang Noli, Mitangiret, at Filibusterismo ay kasaysayan ng Pilipinas na hindi siyang totoo. Hanggang ngayon po, mapa-estudyante man o ordinaryong mamamayang Pilipino, pag sinabing kasaysayan ng Pilipinas, ang naaalala lang po ay ang mga nangyari sa panahon ng Kastila o ang pang-aapi ng mga Kastila at ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Yung pangapi ng mga Kastila dahil ito yung sinasaad ng Noli, Mitangiret at ng El Filibusterismo. Samantalang naaalala naman nila ang pangapi ng mga Hapon dahil yung World War II 1945 ay mas malapit ito sa kasalukuyan kaysa doon sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Subalit yung papel na ginampanan ng mga Amerikano ay malabo sa ating isipan at ang mga naaalala natin pag binabanggit ang kontribusyon ng mga Amerikano sa ating kasaysayan ay yung mga magandang bagay. Subalit nabubulagan tayo at hindi natin nakikita yung mga atraso o yung pagkakasala mismo nila sa ating mga ninuno. Ang tanong, bakit po nagkaganon? Kasi nga po, itong si Dr. Jose Rizal o yung Batas Rizal na pinagtibay noong June 12, 1956 ay pinawalang sala ang mga Amerikano. Bakit nagkaganon at paano nangyari yun? Dahil po naman kasi si Dr. Jose Rizal ay hindi umabot sa panahon ng mga Amerikano. Siya po ay namatay noong 1896. Dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas 1898, dalawang taon matapos siyang mamatay. Hindi niya na po naabutan yun. So wala siyang kamalay-malay na meron palang ganun dahil patay na siya noong mga panahon na yon. At hindi yun kasama sa mga bagay-bagay o pangyayari na tinatalakay ng kanyang nobelang Noli, Mitangiret at El Filibusterismo. So sa makatuwid, si Dr. Jose Rizal hanggang Kastila lang siya. Yung konsepto ng kanyang nasyonalismong Pilipino ay hanggang panahon lang ng Kastila. Sa totoo lang po ay gustong-gusto ng mga Amerikano yung ganong narrative o yung ganong kwento. Yung ginawa ni Claro M. Recto. Yung kwento niya. Ano pong kwento yon? Yung kwento na pinalalabas nila na pagdating sa kasaysayan ng Pilipinas, masasama at hindi magaganda ang ginawa ng mga Kastila, subalit mabubuti at magaganda naman ang ginawa ng mga Amerikano. Gustong-gusto po ng mga Amerikano yan. Kaya suportado nila at ng embahada nila at ng mga Amerikano
na narito sa Pilipinas nung mga panahon na yon, nung mga bagong nung dekada na bago pa lamang yung ibinigay na kalayaan ng Amerika sa Pilipinas. Marami pa rin Amerikano rito ng mga panahon na yon. At gusto nila yung narrative. Kaya nga itong Rizal Law, Republic Act 1425, bagamat hindi sinasabi ng batas, ay dahil dito, by default, naging pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Wala po tayong pambansang bayani. Walang batas na nagsasabi na si ganito, si ganyan ay ang pambansang bayani natin. Subalit dahil sa isinulong ni Claro M. Recto, si Dr. Jose Rizal, by default, ang naging pambansang bayani natin. Ito yung gustong-gusto ng mga Amerikano sapagkat dahil diyan, sila ay na-acquit, napawalang sala sa kanilang mga atraso sa mga Pilipino ng mga panahon na yon. Bagaman may punto naman sila doon, yung narrative o yung kwento na sa kasaysayan ng Pilipinas, masama ang ginawa ng mga Kastila, subalit mabuti naman ng mga Amerikano. Bagaman may punto naman sila doon sa ganong kwento, dahil masasabi natin sa ating kasaysayan ng panahon ng Kastila, ang umiral ay una, yung clerical conservatism. Ano po itong clerical conservatism? Ito po yung paghahari ng mga ng simbahan Katoliko. Konserbatibo po ito, nakupot na control na manipula ang kultura, ang isipan ng mga Pilipino ng panahon na yon ng mga bagay-bagay ayon sa doktrina ng simbahan. Kaya ito ay tinatawag na clerical conservatism. Maraming bawal at hindi sila makakilos ng maayos nung panahon na yon. Parang ngayon may COVID-19. Pangalawa, nung panahon ng Kastila ay umiiral ang religious hypocrisy. Ano itong religious hypocrisy? Dahil nga kasi sa Ebanghelyo ni Jesus Christ, yung blessedness of the poor, dakila ang mga mahihirap, ginamit ng simbahan niyan na dahil mahirap kayo, dakila kayo. Pero ipokrito po yun kasi bagaman ginagamit nila yung blessedness of the poor, ng mga mahihirap ay dakila, sa kabilang banda, yung nakatago doon, sila kasi yung nagpapayaman. So okay lang sa mga Indio na manatiling mahirap kasi dakila ang mahirap. Nasa Ebanghelyo po yan ni Jesus Christ. Dakila ang mahirap, pero sila sa kabilang banda, sila naman yung nagpapasasa sa yaman eh. Malalaking lupain ang pag-aari nila at maraming mga nakatagong kayamanan doon sa kanilang mga kumbento, sa kanilang mga pag-aari dito sa Pilipinas. So, pangatlong bagay na umiral sa Pilipinas noong panahon ng Kastila ay yung political oppression. Dahil na nga sa may discrimination, eh, noong panahon na yun, wala namang demokrasya, maraming bawal sa mga Pilipino, sa mga Indio. Eh, nadala na kasi sila dahil sa loob ng 333 taon na kanilang pananakop sa Pilipinas, maraming iba't ibang rebellion ang naganap. Yung rebellion ni Dagohoy, rebellion ng mag-asawang silang, rebellion ni Palaris, marami po yan. Sa loob ng mahigit 300 taon, mayroon pong mga 30 mahigit na iba't ibang rebellion. Kaya lang naman nila nasupil yung mga rebellion na yan kasi walang pambansang kamalayan yung mga Indio, mga Pilipino noong panahon na yon. Halimbawa, yung rebellion ni Dagohoy, para lang sa Bohol yun. Yung rebellion ng mag-asawang silang, Diego silang at Cabrera silang, doon naman sa Ilocos yun. So ang ginagawa ng mga Kastila, kumukuha sila ng ibang tao. Halimbawa, rebellion ng mag-asawang silang, kukuha sila ng mga Tagalog, ng mga Bisaya na ipandalaban doon sa mga yun. May tawag tayo sa ganyan, yung divide and conquer tactic. Pinaghati-hati nila at
kinongkor o sinakop. Kaya nila na-control yung mga Pilipino ng panahon na yun at kaya nila nasupil yung mga rebellion. Iyon po yun, yung political oppression. Nagbago ito ng panahon ng Amerikano. Sa panahon ng mga Amerikano, bagamat matindi yung nangyari noong digmaang Pilipino-Amerikano na mahigit 100,000 Pilipino ang namatay noong panahon na yun. Hindi malinaw yung kanilang pagtalakay sa ating kasaysayan noong digmaan na yan. Subalit matapos nilang makontrol ang Pilipinas, ang ginawa naman nila ay iyon na. Pinatupad nila yung social liberalism or social liberalization. Ginawa nilang malaya yung mga mamamayan na pwede na silang pumunta sa ganito, sa ganyan. Pwede na nilang gawin yung mga dati nilang ginagawa, etc. etc. Liberalismo, kalayaan ang ibig sabihin yan. So pinatupad nila yan, binigyan ng kahit paano ng kalayaan yung mga mamamayan na gawin yung gusto nilang gawin. Pangalawa, itinatag ng mga Amerikano yung malayang edukasyong pampubliko. Free public education sa Pilipinas. Yung UP, yung Philippine Normal University, at yung iba pang mga paaralan na nagsulong ng malaya at liberal na edukasyon sa Pilipinas. Sinimulan niya sa panahon ng mga Amerikano. Kasi nung panahon ng mga Kastila, yung mga paaralan na yan ay eklesyastiko o pangrelihiyon. So yun yung kaibahan. Yung clerical conservatism nung panahon ng mga Kastila versus social liberalism nung panahon ng mga Amerikano. At yung malayang edukasyong pampubliko. Pangatlo sa ginawa ng mga Amerikano ay yung tinatag nila yung demokrasya sa Pilipinas. Una nilang ginawa yung Philippine Bill of 1902 na nagkaroon ng assembly, Philippine Assembly sa unang-unang pagkakataon. Sabi nila, sige, sumama kayo sa amin, tuturuan namin kayo kung paano magkaroon ng pamahalaan, kung paano magkaroon ng demokrasya. Yung Jones Law noong 1916. Nagkaroon ng Senado at yung Commonwealth ng panahon ni Pangulong Quezon, 1935. So, kung ikukumpara nyo yung panahon ng Kastila versus panahon ng Amerikano, masasabi na nga natin na maganda nga yung mga ginawa ng mga Amerikano kaysa ginawa ng mga Kastila sa atin. So, balit, ang hindi kasama dyan, ay yung katotohanan na sa kabila ng mga bagay-bagay, na magandang bagay na ginawa ng mga Amerikano, yung mga Amerikano at yung Kastila, pareho lang naging mapanikil sila. Yung Amerikano kasi hindi niya magagawa yan kung hindi niya sinupil yung mga Pilipino noong digmaan, noong 1899 hanggang 1901. Yung unang republika natin, yung panahon ni Emilio Aguinaldo. Naging matinding kalaban nila yan, si Emilio Aguinaldo. Kaya nila siniraan yan nung siya ay tumakbo ang pagka-presidente noong 1935. Kasi hanggang dulo, hindi nila nakuha ang loyalty ni Emilio Aguinaldo. Bagaman nahuli nila ng 1901, binigyan pa nila ng amnesty. At binigyan nila ng amnesty lahat ng mga lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano, yung mga bayani natin na lumaban laban sa kanila, binigyan ng amnesty ni Roosevelt. So, bagaman isa dyan si Emilio Aguinaldo, pero hanggang dulo, hindi nila nakuha yung loyalty. Bagaman napilitan si Aguinaldo sa pamimwersa nila na kumbinsihin yung mga nag re-rebellion laban sa mga Amerikano. Bagaman nakumbinsin nila si Aguinaldo na manawagan, na itigil na ang kanilang rebellion, ay hindi pa rin nila nakuha yung loob ng maraming Pilipino ng panahon na yon. Si General Simeon Ola sa Bicol, si General Miguel Malbar, si General Macario Sacay, ilan lang yan
sa mga nagpatuloy, marami pa nagpatuloy ng digmaan matapos mahuli ng mga Amerikano itong si Emilio Aguinaldo. At yung mga yan, pinagpapatay yan bandang huli. Nung bagaman meron ng amnesty sa kanila, hindi na natin tatalakayin yun. Mas malalim na pagtalakas sa kasaysayan nun. So ang sinasabi natin, bagaman magkaiba yung paraan ng Kastila sa paraan ng Amerikano, yung dalawang yan, pareho pa rin mga mapanikil na dayuhan ng mga yan. At sa totoo lang, kung pag-aaralan nyo yung atraso ng mga Amerikano sa mga Pilipino sa pagitan ng 1899, yung unang pagputok ng digmaan, February 4, 1899 hanggang 1901. Matindi yung atraso nila doon, pero hindi ganong tinatalakayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa pa, yung atraso nila ng ikalawang digmaan pandaigdig. Tatalakayan ko yan sa dito, no? Pero sundan muna natin itong paksa. So, sinasabi natin, bagaman magkaiba yung paraan ng pamumuno at pamamahala ng mga Kastila at Amerikano dito sa Pilipinas, pareho pa rin mga dayuhan niya na sumikil, nanupil ng buhay ng marami nating mga ninuno. At hindi lang nila sinikil, hindi lang nila pinatay ang maraming Pilipino sa kasaysayan natin. Yung dalawang yan, naging bahagi pa rin sila ng pagsasamantalang pang-ekonomiya sa atin, no? Economic exploitation. Ang layunin naman kasi ng mga pananakop ng dayuhan na yan ay makuha yung mga kayamanan, yung likas na yaman natin. Gawin tayong market, palengke ng kanilang mga kalakal, makontrol yung kung ano man meron tayo para sa kanilang ganansyang pang-ekonomiya. Yun yung totoo dun. Aminin natin o hindi. At yun yung nangyari sa ating kasaysayan. Ngayon, kontra doon sa idea ni Claro Recto na si Dr. Jose Rizal ang pinakamainam na ehemplo ng nasyonalismong Pilipino na sinasaad ng RA 1425, sa totoo lang ay hindi po nasyonalismo ang ibinandera ni Dr. Jose Rizal, dahil hindi nga siya umabot sa panahon ng mga Amerikano . Wala siyang kamalemanay sa karansan ng mga Pilipino sa ilalim ng Amerikano at ng Hapon pagkatapos nun. So hindi siya yung pinakamagandang ehemplo ng nasyonalismo Pilipino, at hindi nasyonalismo Pilipino yung kanyang isinulong, kundi liberalismo. Opo, hindi po nasyonalismo, kundi liberalismo. Ito po ang dahilan kung bakit yung simbahang Katoliko mismo nung panahon na pinagtitibay yung Batas Rizal nung June 12, 1956. Ito pong mga simbahang Katoliko nakipagkomprontasyon, nagrally po sila. Tinipon nila ang pinakamalakas na pwersa nila at nagrally sila, nagtungo sila doon sa executive building, doon sa National Museum sa ngayon. Nung panahon na yun, yung pong National Museum ay hindi National Museum po. Yan po yung ating Senado. So doon ginagawa yung batas ng panahon na yun. At nung panahon na yun, ito pong simbahang Katoliko ay nag-rally para kontrahin, pigilin yung ratifikasyon ng batas. At nung panahon na yun, marami rin naman na sumusuporta doon sa pag-ratifikasyon ng batas. So ang ginawa, dalawang pwersa ang nagtunggali, nagpadamihan ng mga nagrarally ng kanilang kasapian doon sa harap ng executive building ng National Museum ngayon. So, legislative building pala, no, National Museum ngayon. Nagkonfrontasyon po doon, kontra versus pabor sa pagpapatupad, ratifikasyon ng batas.
at itong simbahang Katoliko, sila po ang nagpupumilit na huwag maratipika o mapagtibay yung batas at hindi sila nakontento doon sa malaking rally na kanilang ginawa. Pinagbantaan nila ang gobyerno na magsasagawa sila ng mga boycott at isasarado nila ang mga paaralan. Dahil po ng mga panahon na yon, karamihan sa mga paaralan dito sa Maynila at dito na rin sa Pilipinas ay pag-aari at pinapatakbo ng mga misyonerong Katoliko. Kahit po hanggang ngayon, yung mga paaralan ay pag-aari pa rin ng mga simba, mga misyonerong Katoliko, ng simbahang Katoliko. So, dahil natakot yung kampo ni Claro M. Recto, bumigay sila doon sa demand ng mga nagrarally sa ilalim ng simbahang Katoliko at napapayag sila na palabnawin yung nobela ni Dr. Jose Rizal. Pinalabnaw, inedit, binago, tinanggalan ng mga nakasasama sa imahe ng simbahang Katoliko yung nolimitangere at el filibusterismo. Watered down version na po ito, hindi po ito yung original. So yung ginagamit pala ng ating mga kabataan ngayon na pinag-aaralan nila sa mga paaralan, hindi ito yung original na version ng Lolibitangere at El Filibusterismo na sinulat ni Dr. Jose Rizal. Bagkus, ito yung inedit, binago at pinalabnaw dahil sa kagustuhan ng simbahang Katoliko. Iyon po yung sinasabi nating liberalismong Pilipino dahil ang simbahang Katoliko ay nuknukan ng konserbatismo. Yun po yung pagkakaiba nun. So, yun nga po nangyari. Bumigay ang kampo ni Recto at pinalabnaw ang nolimitangere at el filibusterismo na siya ngayon ginagamit sa ating mga paaralan. Kaya nga, yung kamalayan natin tungkol sa ating mga, sa ating kasaysayan, sa mga pangyayari sa noli, metangere at el filibusterismo, na ang mga Kastila ay kontrabida pero ang mga Amerikano ay bida kahit wala naman sila dun, kahit wala namang Amerikano sa mga nobela na yon. Sa madaling sabi, yan ay dahil sa Batas Rizal na siya namang nagpawalang sala sa mga Amerikano. At ang masaklap po dyan, dahil nga sa pinawalang sala nila yung mga Amerikano, yung mga naging anak at sumunod na henerasyon ng mga lahing ito, pinagpapatuloy pa rin nila yung kasalanan ng kanilang mga ninuno hanggang ngayon. Bakit po? Kasi wala silang kaalam-alam sa tunay na nangyari sa kasaysayan natin noong panahon na yon. Yun po yung dilema natin. Problema sa ating kasaysayan. Kasama nila dyan yung mga Pilipinong naging puso at isip Amerikano o yung mga may colonial mentality. Pag tinignan mo sila, makikita mo na sila ay Pilipino. Pero yung kanilang puso at isip, Amerikano pala. Eto yan. Yan yung mga Pilipinong nagsasabi na ang Pilipinas, kung hindi tuta ng Amerika, tuta ng China. Walang pagitan. Walang independenteng Pilipinas. Kung hindi ka tuta ng Amerika, tuta ka ng China. Ganon kabaluktot ang katwiran ng mga yan. Pilipino sila, pagtitingnan mo, pero yung utak at puso, utak at pusong Amerikano. Siguro, isa na dyan si... Isa na dyan yung may-ari ng ABS-CBN. Yung may-ari ng ABS-CBN. Dual citizenship pala. Tapos may question pala, may malaking question sa kanyang allegiance. Nagulat tayo kasi akala natin purong Pilipino. Ayun pala, may question sa kanyang allegiance. Puso at utak Amerikano pala. Pero Pilipino, pagtitingnan mo,
maraming ganyan sa atin kahit sa internet. Tignan mo. Gano'n sila katindi dumipensa doon sa kadakilaan, sa magagaling na kabiasnan, mga technological advancement nung kanilang bansang minamahal. Pero hindi Pilipinas po yun. Parang ganito yan. Yung langaw na tumutong sa kalabaw, ang tingin niya sa kanyang sarili, mas malaki pa o mas mataas pa sa kalabaw. Marami pong ganyan. Ang liit ng tingin nila sa sarili nilang lahi, pero ang laki ng pagmamalaki at tingin nila dun sa bansang tinutukoy natin. Colonial mentality sa itsura Pilipino, pero yung isip at puso, hindi. So kapareho yan nung sinentensyahan na chief editor at chief executive officer nung Rappler. Nagulat tayo, hindi pala Pilipinong puro yun. Parang yung may-ari ng ABS-CBN. Hindi pala purong Pilipino rin yun. Pareho pala sila. Parehong ano. Hindi pala alam kung ano yung totoong Pilipino. Ang masakit. Kasi yung pag-usbong ng mga ganyang uring tao, mauugat natin doon sa kasaysayan, sa pagtatago sa tunay na naganap ng mga panahon na yun. Dahil pinawalang sala nung batas Rizal ni Claro M. Recto. Sa totoo lang po, may tatlong pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na nanaig ang mga persang liberal na napabagsak at nagpalugmok sa ating mga Pilipino, sa mga ninuno natin. Una po ay noong 1898 hanggang 1901. Ito po yung panahon ng unang republika nang dineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Tapos itinatag niya yung republika, unang republika sa Malolos. Umabot sila sa Malolos, nauwi sa digmang Pilipino-Amerikano. Yung mga persang liberal na nakapasok doon sa gabinete na Aguinaldo, pinamunuan yan nung bloke o ilang magbabarkada yan. Si Paterno, si Buen Camino at ilan pa sa kanila. Parang mga anay yan na umuk-uk doon sa revolutionary government na Aguinaldo. Nakikipaglaban sila sa mga Amerikano. Si Juan Luna. Hindi, si Antonio Luna yung commander nun ni Aguinaldo. Nakikipaglaban sila sa Amerikano. Hindi lang pala Amerikano ang kalaban nila. Ang kalaban nila, yung mga Pilipinong traidor, kasama dyan yung mga Pilipinong traidor sa sarili nila, ang kalahi. Yun po yung problema. Dahil dyan, para silang mga anay na umuk-uk doon sa revolutionary government ni Aguinaldo hanggang sa unti-unti itong bumagsak sa kalagitnaan ng labanan na siya namang dahilan kung bakit bandang huli, eh, nasakop na nga ng mga Amerikano ang Pilipinas. Alam niyo ba yung dami ng Pilipinong namatay ng panahon na yun, panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano? Mas marami yan ang di hamak kaysa sa mga Pilipinong namatay sa panahon ng mga Kastila. Panahon ng Kastila, 333 years. Pero mas maraming namatay na Pilipino sa pagitan ng 1899 hanggang 1913 sa ilalim ng mga Amerikano. Ilang taon lang yan. Mas marami silang pinatay kisa sa mga Pilipinong namatay sa panahon ng mga Kastila. At hindi lang yan. Yung pangalawang pagkakataon na namuno itong mga liberal ay noong 1946 hanggang 1972, panahon ng ikatlong republika ng Pilipinas o yung tinatawag natin Third Philippine Republic. Inumpisa ni Manuel Rojas, medyo hindi kasi sila nagkasundo ni Quezon. Itinatag ni Rojas yung Liberal Party. Tapos nakontrol niya yung gobyerno ng panahon na yun. Sa halip na pananagutin at habulin nila
yung Amerika dahil sa ginawa nitong pagwasak sa Pilipinas. Sa halip na habulin nila ang Amerika at panagutin, gawing accountable. Sa pagwasak nito sa Pilipinas, hindi lang yung Maynila, yung Pilipinas. At sa pagkamatay ng mga Pilipino nung panahon na yun, para lang mapalayas yung mga Hapon at mapalaya kuno yung mga Pilipino, ang sinabi ni Manuel Roas at ng mga kasapakat nito, ng mga kasama nito sa Ikatlong Republika ay dapat pa raw pasalamatan. Pinatay ka na, winasak na yung bayan mo. Dapat mo pang pasalamatan. Yun yung kanilang takbo ng isip at kultura ng panahon na yon. Bakit? Eh kasi daw, kung hindi dahil sa ginawa ng mga Amerikano, ang mga Pilipino ay dapat nagsasalita ng Nihongo ng Japanese hanggang ngayon. Nakakatawa itong mga taong to. So yun yung katwiran nila. Pinatay ka na, winasak ka pa, pasalamatan mo. At ang masaklap pa niyan dahil sa yun na nga, binigay ng Amerika yung kalayaan sa Pilipinas, eh nagpakadayupapa sila, nagpakatuta sa Amerika. Ang tawag natin ng mga panahon na yan ay neoliberalism. Hinayaan nila na itakda ng Amerika yung relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas nung panahon na yon. Yung Belt Trade Act, yung Treaty of General Relations, yung Military Bases Agreement, yung Mutual Defense Treaty, at yung Laurel-Langley Agreement, lahat yan. Puro pabor sa Amerika. At yan yung kumbaga naging dagok sa ating bayan. Kaya nga tayo naging tuta ng mga Amerikano mula noon na humaling tayo sa mga PX goods sa mga stateside kasi ginawa tayong palengke ng mga yan. Tapos hindi nila pinayagan na tayo ay maging kompetensya ng kanilang ekonomiya ng panahon na yun. Kaya hanggang ngayon, wala tayong sariling pagawaan ng ating mga perdible, ng mga blade natin, yung mga bakal natin. Wala tayong sariling industriya na gumagawa ng mga bakal, ng mga barko, ng mga eroplano, etc. etc. Doon nagsimula yan. Hindi lang doon. Matapos yung digmaan, umusbong yung mga squatter, yung mga maralitang Pilipino sa Maynilaan. Doon nagsimula yan. Yung mga liberal, isinisisi nila kay Marcos. Si Marcos daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga squatter, maralitang Pilipino. Yung Smoky Mountain, kung maaalala ninyo yung matapos ang EDSA Revolution, yung Time Magazine, hindi nga nila nagustuhan yung EDSA Revolution na yan, bagaman pakanayan ng mga liberal. Pinulaan nila yan. Pero ang sinasabi nila, ito rin mga, yung Smoky Mountain sa Tondo, yung mga squatter nandiyan sa Tondo, si Marcos daw ang dahilan yan. Ang hindi nila alam, doon sa kasaysayan natin, nag-ugat yan, nagsimula yan noong ikalawang digmaan pandaigdig, noong winasak nila ang Maynila at ang Pilipinas kasabay noon. So, itong mga tratadong binanggit ko, itong Belt Trade Act, yung Treaty of General Relations, yung Military Bases Agreement, yung Mutual Defense Treaty, yung Laurel-Langley Agreement, at yan. Yan yung naging sinhi nung sinasabi natin neoliberalismo ng mga panahon na yon. Tapos itong pangatlo nga, pangatlong pagkakataon kung saan ang mga liberal ay naghari dito sa Pilipinas, ito na yung matapos yung 1986 People Power Revolution, yung sinasabi natin EDSA People Power. Nakabalik yung mga liberal, naghari, namuno muli sila sa Pilipinas, at yung resulta nga niyan itong 1987 Constitution natin. Ang problema, itong panahon na to, dito nagsimula
sa loob ng mahigit 30 taon hanggang kasalukuyan. Nasadlak ang Pilipinas sa mga pinunong incompetent o mga walang kakayahang mamuno, mga walang political will, mga negligent, mga pabaya, at mga tiwali o corrupt na nagpahirap sa laksa-laksang mga Pilipino. Lalo nga dumami yung mga squatter. Diyan tayo nagsimulang bumagsak, bumulusok, pababa. So bakit ganito itong mga irresponsibleng liberal na mga ito? Kasi po ganito yan. Binabandera ng prinsipyo ng liberalismo, yung kalayaan, freedom. Hanggang ngayon, binabandera pa naman nila yan. Pagka liberal ka, ibig sabihin malaya ka. So, kalayaan, pero sa pagpapatupad ng batas, walang kwenta. Kalayaan, pero pag binanggit ang law and order, sasabihin, diktador ka na. Isusulong mo lang ang law and order, ipapatupad mo lang ang batas, sasabihin, diktador ka na. Kasi gusto nila, liberal na demokrasya, yung anything goes, kahit anong pwede, malaya ang tao, malaya ang isa't isa, na gawin ang gusto niyang pwede niyang gawin. Yun yung konsepto ng kanilang liberal democracy. So, sino yung walang accountability? Sila. Ngayon, mga incompetent itong mga to, mga pinunong ito, na namuno sa atin mula nung panahon na yon, pagkatapos ng People Power Revolution ng 1986 hanggang ngayon, mga incompetent o walang kakayahan, dahil takot silang ma-people power. Sila kasi ang nagpasimuno noon. Takot sila na maging biktima ng sarili nilang multo. Dahil dyan, hindi sila makakilos. So, yung mga importante, mga mahalagang bagay na kinakailangan nilang gawin, kailangan ng political will, hindi nila nagagawa. Bakit? Takot sila sa multong sila ang lumikha. Ano yun? Takot silang ma-people power, takot silang ma-impeach. So, ano nangyari? Wala lang, nagsusunog lang ng upuan yung mga yan. Ganon sila ka-incompetent. Tapos, hindi lang sila incompetent, pabaya pa, negligent. Bakit sila naging pabaya? Bakit naging negligent? Umano kasi, may kalayaan nga yung mga tao. So, dahil may kalayaan yung mga tao, walang pakialaman. May kalayaan ka, may kalayaan ako, may kalayaan sila, may kalayaan tayong lahat. So, walang pakialaman. Plaka ka sa buhay mo. Ganun yung liberalismo. Na alam natin mali. Kasi, pabaya na nga, incompetent pa, at ito yung pangatlo, tiwali pa. Bakit naging tiwali o corrupt? Paano ang sentro ng liberalismo, ng liberal democracy, ay yung sariling ganansya. Dahil nga yung prinsipyo niyan, sinasabi ng liberal democracy, gawin mo kung anong nakabubuti sa'yo. Gagawin ko rin kung anong nakabubuti sa akin. O edi kung ganun, kung ano yung nakabubuti sa kanila. Kasi hodang magkandamata yung mahirapan yung mga tao na nasa paligid nila, gagawin nila yan. Ganun katiwali. Walang pakialaman. Kaya yung mga politikong liberal, hindi servisyo publiko ang habol niyan. Ang habol ng mga politikong liberal ay personal achievement. Yung achievement na makapagpapabango sa kanilang mga pangalan, yung honor nila. So, yung kasi, yung pinagyayabong ng liberalismo, individualismo. So, ano nangyayari? Pagka ganun, kapag eleksyon, yung mga liberal na politiko na yan, na tumatakbo umuno at pinangangalandakan yung serbisyo publiko, ang ginagawa nila ay
gumagasta ng malaki, nagbabayad ng boto, eh yung mga may hirap, anong magagawa niyan? Pwede na lang kunin yung pera ng mga politiko, pero pwede naman silang bumoto ng iba, hindi naman malalaman yan ng mga politikong nagbayad sa kanila. Eh pero meron kasing ibang paraan na hindi pa nga sila bumoboto, nakaboto na pala sila. Yung mga iba't ibang uri ng dayaan sa panahon ng eleksyon. Pero ang sinasabi natin, yung mga liberal na politiko, gumagastos ng malakian para lang makuha nila yung posisyon na inaasam nila, magkaroon sila ng achievement na manalo doon. At pagka nanalo na sila doon, yung ipinuhunan nilang malaki sa panahon ng kampanya, binabawi nila yan sa mga kontratang ipinapasok sa gobyerno. Anong tawag doon? Katiwalian 101. Ganun po yung kultura ng mga liberal na politiko. Pabaya, incompetent, at tiwali. Kaya nga nasa black ang maraming mga Pilipino sa kahirapan mula nung panahon na yon. Ngayon, yung mga liberal na namumuno sa bansa natin matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, itong World War II, at yung mga liberal na nakabalik sa pwesto matapos ang 1986 People Power, malaki po ang atraso ng mga yan sa sambayan ng Pilipino. Kasabwat ng mga yan, yung mga tinatawag natin oligarchs, yung noong panahon ng mga Kastila ay mga mayayaman na, yung mga prinsipal yan ng panahon na yon. Nagpatuloy sila, lumampas sa panahon ng Amerikano, lumampas, umabot sa panahon ngayon, magkasabwat yan, yung mga liberal na namuno mula nung World War II at yung mga liberal na muling umusbong matapos ang EDSA People Power, kasabwat niyan yung mga oligarchs na matagal nang nagahari sa Pilipinas na siyang nagpapahirap sa Pilipino. At ang loyalty niyan, hindi sa sambayan ng Pilipino, ang loyalty niyan, kumukuha ng dikta yan, ng signal, ng utos, ng QE, kung tawagin natin, doon sa kanilang mga foreign master. So, dahil sa kanila, sabi nga natin, dumami yung squatter sa Maynila at lumawak ang kahirapan, tumaas, unti-unting tumaas ang krimen, nasadlak ang mga Pilipino sa droga para makatakas sa hirap na naranasan nila, kung ano-anong krimen ang pinasok ng mga Pilipino para lang mabuhay. Ganon yung gusto ng liberal. Sabihin, kalayaan mo na gawin ang gusto mong gawin, huwag ka lang magpapahuli sa batas. Ganon, ang takbo ng isip ng mga yan. Basta may kalayaan. So, sa totoo lang, wala naman pong problema kung may mga liberal na Pilipino. Okay lang yan, demokrasya naman tayo, isang demokratikong republika ang Pilipinas. Ang problema lang ay kapag nalulukluk sila sa kapangyarihan at kapag nakokontrol nila ang pamahalaan. Malinaw ang aral natin sa ating kasaysayan. Noong 1898 hanggang 1901, noong 1946 hanggang 1972, noong 1986 hanggang bago maging pangulo itong si Pangulong Duterte, ang naghari sa Pilipinas ay mga liberal. At grabe ang nangyari sa Pilipinas noon. Kaya tayo hindi umunlad-unlad hanggang ngayon. So, ito po. Hangad natin na hindi na sana mamayani o umiral o maghari ang ganitong mga uri ng mga Pilipino sa struktura ng ating pamahalaan. Sana hindi na sila makabawi. Bagamat hindi naman natin pwedeng ubusin yung mga yan sa ating lipunan dahil
nandiyan naman talaga yung mga yan at pinahintulot yan ng Diyos. Subalit ang hangad lang natin ay huwag na nilang makontrol sana ang ating pamahalaan. Tuwing nangyayari yun, pasakit sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung sino sa mga pinuno nila ang mga nagmamalasakit sa bayan at kung sino ang mga liberal na nagmamalasakit lang sa kanilang sarili, ang gusto natin ay sana maintindihan, maunawaan at makita ito ng sambayan ng Pilipino. Ang susi dyan, edukasyong pampolitika. So makita ng mga sambayan ng Pilipino kung sino yung mga pinuno nila na tunay nagmamalasakit para sa kanilang kapakanan at sino yung mga pinuno na ipokritong nagkukunwari lang na nagmamalasakit sa bayan umano pero ang takbo ng isip at puso ay hindi makapilipino. So sana dumating yung panahon na yun na tuwing may halalan, yung mga liberal na makasariling interest lang inaato pagkat iniisip, sana hindi manalo sa halalan at sana hindi makakuha ng pwesto kasi alam naman natin ang gagawin ng mga yan. Pansariling interest lang ang habol ng mga yan. Ngayon po, sa pagkuwakas, isa lang po ang sinasabi nating totoo. Pasensya na sa mga bagay na binanggit ko pero naniniwala pa rin po ako na walang ibang dakila kundi ang Amang Diyos sa langit. Amen.